sa Rilong Salim ito, ang katuturan ng isang kilusan ay hindi lamang ang kakayahang magkalap ng malalaking batalyon, bagkos ang katangian nitong maging tagapagpamahat at tagapagdala ng kaisipan, tagapagsulong ng kultural at intelektual na pag-unlad tungo sa ikatutupad ng isang mithingin. So kung ating lilimian, ating tatapusin yung pagkalakay, ano ba ang pamana ng bandolerismo? Ito ba yung lagi kang galit sa Estado? O ito yung pag-iit mo ng mga karapatan na dapat tamasahin ng bawat Pilipino? So, ito din yung basic na tanong ko minsan eh. Yung ba mga nasa bundok, may tuturin ba natin silang kaaway o kakampi ng Pilipinas? Nakikipaglaban sila para sa mga Pilipino. Pero alam ba ng mga Pilipino na ipinaglalaban sila ng mga taong ito? So ilan lamang ito doon sa mga pagkatanong hinggil sa bandolerismo. At ito ngayon binabanggit ko, mas madaling kasing malaman noon. Kasi may kalaban ka kaagad. Merong iba. Merong tinatawag na Banyaga at merong tinatawag na mga Pilipinos. So sa panahon natin na tayo-tayo ng mga Pilipino mismo ang naghahanap ng definisyon ng pagiging makabayan, sino ba ang para sa bayan at sino ba ang hindi? At naniniwala ako na sa loob ng pamantasan ito, kaya tinatawag ng scholar para sa bayan ay nawa, manatili din yung pagiging hindi lang scholar ng bayan, kundi yung scholar para sa bayan. Magandang araw sa lahat at mabuhay ang kalayaan.